Oh. Tita Conchita Sunico. Oh. Napakahirap po ng buhay ko, no? Ako'y dumating dito sa Maynila, galing sa isang mahirap na pamilya, tapos pumanaw ang aking ama. When tatay passed on, when tatay died, ang hirap-hirap ng buhay ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. I quit school, ako'y huminto sa pag-aaral dahil hindi na namin kaya. Nagpalaboy ako sa kali ng Maynila. I was wandering the streets of Manila. I was a nomad, as I would call myself. I could not depend on my mother dahil baon kami sa utang, nakasanla ang aming bahay. Yung tulong ng nanay ko, yung kanyang cheque bilang grade 1 teacher ay halos nakasanla po sa moneylender. So, wala akong lakas ng loob bumalik sa nanay at sabihing, tustusan mo aking pag-aaral. Nandito ako sa Kamaynilaan, sabi ko, kailangan maghanap ako ng trabaho. Ito yung point. What is the easiest job? Sales. Di ba yung mga marketing? Nagbenta ako shampoo, nagbenta ako ng fire extinguisher. Fire extinguisher, tama. Yes. Oo. Nagbenta ako ng encyclopedia kasi dal-dal ang puhunan. Yes. Nag-tourist guide ako. I opened doors. Totoo po ito. Ako'y nagbukas ng mga pintuan ng restaurants. It was a Japanese restaurant kung saan ako nagtrabaho. Kung saan madalas pumunta si Gloria Diaz. And then, nag-audition ako sa Metropolitan Theater bilang aktor, bilang part stage of the... Actor. No, bilang part of the crowd, part of the chorus. Pinasasayaw ka, pinaarte ka. Taumbayan. Sabi ko, sali mo naman ako kahit crowd. Kaya noon, pag nangungumbida ako sa mga kaibigan ko, sabi ko, huy, manood naman kayo ng Batibot. It starred Bibeth Orteza. Bibeth Orteza and Haji Alejandro. Pag may maririnig kang, patay na si Batibot, ako yun. Kasi nakikiusap ako sa direktor, ibigay mo ito sa akin. Ibigay mo sa, sige naman Ben, pasigawin mo ako para... Isa lang. Ano? Mabuhay si Batibot, ako yun. Hindi naman ako mahusay umarte, kaya doon lamang ako. It was during this time when I was called by the great Conching Sunico. Sino si Tita Conching Sunico? Tita Conching was a duyen of Manila's 400. Yung sosyal ng mga sosyal. Yes, kumbaga parang mga alta kung tawagin ay, ngayon. Yun talaga, alta talaga. Ang tawag noon sa mga sosyal ay Manila's 400. 400 families lamang. 1107 of that hotel, it was called the Manila Hilton. Ako'y pinapunta, hindi ko alam kung bakit. So I went to her office, and without looking at me, I went to the office. Without looking at me, she said, good morning, ma'am. I'm Boy Abunda. I think you called for me. Yes. I've heard some stories about you. Without looking at me, I just wanted to ask you if you're interested to work for me. Siyempre ako. Yes. Ay, namumulot lamang ako ng props. Oh, hindi ko pag-iisipan. Yes. She was very busy. She said, okay. Nung ako'y palabas, yun, sinabi ko, ano pa ang trabaho? So bumalik ako. Sabi ko, ma'am, what is the job? By then, she was looking at me. Sabi niya, PR. I'll make you join my PR department. Eh, siyempre ako, matanong. Ma'am, it's like, what is PR? You know, in that trademark, Conching Sunico, stared at me and said, I will teach you. But that was the start of a wonderful, wonderful relationship between me and my Tita Conching. Kung ang nanay ko ang nagluwal sa akin dito sa mundo, si Tita Conching ang nagbigay sa akin, she made me believe that I had worth. Hindi ko ito kinakahiya. She brought me around the world. I traveled with her. Ang trabaho ko tagadala ng bag because I was proud to be with a lady. Ang dami-dami kong natutunan. Natuto ako kumain ng maayos. Tinuruan niya ako ng makiharap sa tao. Tinuruan niya akong makisalamuha. But the most important lesson I learned from her, yun nga, yung at a point in my life noong wala ang tatay, wala akong mapuntahan, natulog sa luneta, nawala ng chinelas. Here came this woman who said, you're worth something. Sobrang mahalaga sa akin. Tito Boy, nung mga panahon na yan, syempre talagang lahat natutunan mo from Tita Conching. Ano kaya sa palagay mo ang masasabi niya sa naabot ngayon na you are the king of talk of this business, ikaw si Boy Abunda? Yan ang isa sa mga lungkot sa buhay ko. Naabutan ako ng konti ni Tita na I was doing okay. Nagsisimula. Pero sana'y naabutan niya ako ngayon. Noon, si Tita Conching meron siyang napakalaking perlas.
Parati ko siyang binibiro. Sabi ko, tita, dalawang biro ko. Kasi kung hindi diamonds, may perlas siya. Kaya pag nag-brown out, hahablutin ko yan. Or sasabihin ko sa kanya, isang araw, pag nagkatrabaho na ako, sana, ang pangarap ko lang nun, makabalik ako sa kanya. At she was not materialistic, but I wanted to buy her something. I wanted to buy her yung set of pearls. Gusto ko matuwa sa akin ng tita na hindi na sayang yung kanyang pagtiwala sa akin, pagtitiwala, hindi na sayang yung kanyang paniniwala sa akin at a time when no one believed in me. Pati ako nga, hindi ako naniniwala sa sarili ko noon. Hindi ko alam that I had worth. And there was this woman who said, meron kang halaga. Yun ang aking frustration na hindi ako naabutan ng tita para makapagpasalamat ng ganito. Para, I would have loved to pay tribute to the lady. Pero siguro sabi ko nga, may mga bagay na nangyayari sa buhay na hindi natin nauunawaan. But she's up there. And I always say thank you, tita, for believing in me when no one, including myself, didn't believe in myself.